Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol kay The Monster Naoya Inoue. Matapos manalo si Inoue laban kay Jason Moloney, sinabi dati ni Bob Arum mga tol, si Casimero ang unang target o kaya kung sino ang mananalo sa laban ni Dunaire versus Norden Obali. Pero nagbago ang lahat ng plano niya dahil napurnada ang laban ni Dunaire versus Obali. Pero malaki pa rin ang tsansa na matutuloy ito sa taong 2021 dahil number 1 contender pa rin si Dunaire laban kay Norden Obali. Pwede na sana maglaban si Casimero versus Naoya Inoue mga tol, pero hanggang ngayon wala pang negosasyon sa magkabilang kampo. Ang mainit na pinag-uusapan ngayon ang posibleng laban ni Casimero kontra kay Guillermo Rigondeaux. Sinabi ni Casimero mga tol, basta walang takbuhan, basagan ng muka. Ito ang gusto ni Casimero laban kay Guillermo Rigondeaux. Alam ni Casimero na puro takbo ang gagawin ni Rigondeaux, dadaanin sa puntusan hanggang matapos ang buong 12 rounds. Hindi rin pwede makipagsabayan si Rigondeaux kay Casimero, baka matulad kay Duke Maika. May edad na 40 si Rigondeaux mga tol, siguradong hindi na ito lalaban ng physical na palakasan kaya dadaanin na lang sa diskarte para makuha ang panalo. Kung sakaling matutuloy ang laban ni Casimero kay Rigondeaux, ito ang bagong target ni Naoya Inoue kung sino ang mananalo. Kapag matuloy naman ang laban ni Dunaire kontra kay Obali para sa titulong WBC, ito pa rin ang isang target ni Inoue. Isang unification para sa undisputed ang target ni Inoue bago umakyat ng division. Kung sakaling umakyat naman ng timbang si Inoue na hindi niya makalaban si Casimero, hindi rin magandang tignan sa kanyang imahe mga tol dahil iniwanan niya ang isang fighter na nagsabing Japanese turtle ang isang monster. You know, I'm strong, man. Inoue! You're a real Inoue. Monster, baby! The real monster! Man! You're a monster? Japanese turtle! Sa kabilang banda naman, Shawn Porter hindi niya tatanggapin ang offer laban kay Terence Crawford kung 1 milyon ang ibabayad sa kanya. Sinabihan niya si Bob Arum na huwag subukang baratin ang presyo ni Porter dahil hindi daw niya deserve ang 1 million na bayad. Wala pa naman binibigay na offer si Bob Arum kay Porter mga tol, pero isang paalala ito ni Porter kay Bob Arum para hindi na mag-offer ng maliit na presyo. Hindi naman nag-demand ng malaking presyo si Porter mga tol, saktong bayad lang daw para sa kanyang abilidad. Mas maganda pa daw ang ipapakita niyang laban kumpara kay Calbrook. May siguradong bayad na 2 million si Calbrook laban kay Crawford. Ibig sabihin mga tol, mas mataas ang gusto niyang bayad kumpara kay Calbrook. Mandatory contender si Porter para sa titulong WBO, kaya walang lusot si Crawford kundi labanan si Shawn Porter. Ano ang masasabi niyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.